Section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po ko lokoy ako, naaasar pa to, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po na sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. Ay, pwedeng kagatin sila ng mga tao at iboboto sila. Yun nga lang, itong sinasabi na Rosmar, nagkakaroon na kagad siya ng defense, di ba? May defense na kagad na, hindi dahil kontrabida ako dun sa nakikita niya sa mga videos ko na aw, gumagano-gano siya diyan. Tulad nga na lagi ko pa sinasabi, wala naman po akong panang tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibility. Yun, good day guys, hindi po umalis Daddy Bean. Ano magagawin pag umalik sa Daddy Bean channel? So, eto na ang mga kandidato natin, no? Kagaya nito yung Rosmar. Actually guys, don't get me wrong, no? May karapatan silang tumakbo, no? Hindi natin inaalis sa kanila yun. May karapatan silang mag-file, pwede silang mahalal dyan. Pero, ang tanong, since tayo ang kanilang pagsisilbihan, ano ang resulta ng kanilang serbisyo? Yun ang last na katanungan dyan. Siyempre, hindi naman tayo yung mga klase ng butante na nagpapadala lang sa dahil ba tumutulong siya or matalino siya, sinasabi niya, no? And may mga magagawa daw siya. Eh, ang tanong, kaya mo ba, no? Pakinggan natin siya, si Rosmar. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po... Wow. Karaniyong sinasabi ng mga kandidato to na katulad nila, no? Na may nagsabi kasi sa akin, itinula kasi nila ako, no? Yun yung karaniwang bukang bibig, no? Ng mga ganitong klaseng nag-uumpisa pa lang sa politika. Actually guys, yung mga ganyang sabi-sabi na may nagtulak sa akin, medyo matakot na kayo dyan. Bakit? Kasi isa lang ibig sabihin nun, hindi talaga niya gusto na tumakbo. Gaya nga nung sinabi niya, sakit lang ng ulo yan, sakit lang. Alam natin, totoo, masakit sa ulo yan. Pero, ang pagtakbo at ang paninilbihan sa mamamayan ay dahil gusto mo. Walang nagpipilit na tumakbo ka. Walang may kagustuhan na yung sabi nga natin, parang ganito lang kasimple. Halimbawa, isang anak mo, gusto mo, doktor siya. So, pinupush mo siya na mag-doktor siya. Ang problema, hindi niya gustong mag-doktor. Kasi hindi niya feel, no, na magsilbi sa mga may sakit or gumamot ng mga may sakit. So, makakagawa ka ng isang doktor na hindi, bad doctor, sabi nga nila. Kasi nga, hindi yun yung gusto niyang profession. Eh, halimbawa, ang gusto ng anak mo ay tumugtog lang ng gitara, maging isang singer, artist. Gustong-gusto niya na nag-perform, halimbawa, sa stage. Yun yung mahal na mahal niya. So, ibig sabihin, mas mag-i-exceed siya sa ganung klaseng profession. Ngayon, sa mga ganitong politiko, ang isang politiko na pinilit lang, no, ay malamang hindi talaga bukal sa loob nila. No? Hindi ko naman sinasabing si Rosmar yun, pero yun yung karaniwang nakikita natin. Dati na palang tumakbo ito si Rosmar, no? Pero hindi siya nakapangampanya na mabuti kasi nga yung kanyang pagbubuntis ay nakad lang doon, no? Pero dati na siyang tumakbo. And nakikita naman natin na ano, pwede naman talaga, pero hindi pa rin. Dahil alam natin na ano, na kailangan muna niyang pag-aralang mabuti, no? Lahat ng mga ginagawa nila dyan sa gobyerno, no? Hindi basta-basta gano'n na papasok ka lang dyan or may mga basta pasok ka lang dyan tapos tuturuan ka. Ano yan? Parang halimbawa, nagtrabaho ka, kailangan may on-job training, di ba? Hindi dapat gano'n sa gobyerno kasi pwedeng magkaroon ng, kung puro ganito yung mga kandidato natin, pwedeng magkaroon ng tinatawag na pagbagal ng mga proseso. Kasi nga, hindi pa alam kung paano pagganahin yung mga proseso, no? Lalong-lalo na pagdating sa yung mga tinatawag nating batas, no? Kasi nga, yung mga konsehal, mga nagtatrabaho din yan para sa ano, nagpapatupad din sila, no?
at nangangalaga sa kanilang area, di ba? So itong pagtakbo ni Rosemary isa ito sa mga ano, sa mga yun, hindi rin natin gusto, no? Kasi bukod doon parang may after sila dito sa ano, hindi lang basta, hindi lang ito basta pagkandidato, no? May something dito na ano. Kasi mama, di ba? Yung mga position diyan sa, lalo sa Maynila, ang lalaki ng mga swelduhan diyan. Si Diwata ganun din. Di ba? Nakita niyo yung picture ni Diwata. Isa pa yun, pinagkakatuwaan nga nila tungkol sa ano eh, na kung ano daw ang anong ipagsisilbi niya sa mga mamamayan, di ba? Eh tungkol sa pares yun, alam na natin. And napakarami pang mga kandidato na nakikita natin, no, na ewan, yung iba nakakatawa, no? Na yung iba naman, oh, nandyan pa rin si ano, si anong pangalan ng mama? Tumumusa nun. Si Rastaman, oh, si Rastaman. Oh, nandiyan din si Rastaman. Isang napapansin natin na yung mga nagfa-file ngayon, maraming mga masasabi natin na nuisance. Pero pampagulo lang 'yun, ibig sabihin pwedeng tanggihan sila dahil doon sa hindi naman talaga sila qualified doon sa kanilang pinag-iinteresan na position. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015. And yes, pero yun nga sinasabi natin, no? Hindi dahil matalino ka, ay pwede ka na dyan sa position na yan. Hindi ganun. Kailangan may kaalaman ka dyan. Gaya nung sinabi natin na kapag ikaw ay nag-a-apply sa isang trabaho, you make sure na alam mo yung trabahong yun at hindi basta-basta lang na papasok ka dun. Gaya nung sinabi natin, nag-a-apply ng tubero pero karpintero, nag-a-apply ng karpintero pero tubero yung profession niya. So hindi siya pwede basta-basta dun. So kailangan mo pang turuan yung tubero para lang maging karpintero. So yun yung pwedeng pagsimula ng pagkakaroon ng problema sa gobyerno, lalo na kung hindi marurunong yung mga nakaupo dyan. Bukod doon, pag minsan pinagmumulan din ito ng corruption kung hindi naman talaga bukal sa loob nila, no? Gaya na sinasabi natin, hindi dahil matalino ay pwede ka na dyan. So maraming mga mas matatalinong tao na hindi naman kumakandidato dyan. Gaya na sinasabi niya, pwede masabi natin na matulungin siya, pwede yun. Pero yung kaalaman, no? Yung pinakang kaangkupan mo doon sa trabaho or doon sa position na pinag-a-applyan mo, pwedeng hindi pa rin, 'di ba? Hindi pa rin pwede. Hindi pa rin masasabing swak ka doon. Section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po ako loko ako ng aasar pa to, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po na sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosemary po sa social media. Totoo rin naman yun, yung karakter niya. Karakter niya kasi yun. So pag minsan ganun siya, ipinapakita niya sa social media yung pagiging salbahe niya or meron siyang dinidis na mga basher niya. Pero syempre, sa panahon ngayon, isang mapapansin nyo, mukhang babalik sa kanya yun, kailangan pakiusapan niya lahat. Kasi nga, dahil nga ngayon na kumakandidato na siya, kailangan kaibiganin mo lahat, no, dyan sa area na yan, kung saan ka kakandidato or maghahanap ka ng boto. Di ba? Yun nga lang, sigurado ako, marami rin naman talagang susuportahin dito kay Rosemary, pero marami rin yung ayaw sa kanya, di ba? Pero ang ipinapanalo kasi ng kandidato yung kapag majority ay boto sa'yo, di ba? Tuloy natin. At Rosemary po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, nangatangahan, hindi po ganun yung Rosemary. Teka, ang iniisip ko, di ba, may mga kandidato na ba kayong nakita sa, lalo-lalo yung mga galing sa pelikula na nanalo pero sila yung mga kontrabida. Teka, tingnan natin ha, Erap Strada. Bida yan. Richard Gomez. O pag minsan nagko-kontrabida siya pero mas lamang yung pagiging bida niya at saka yung tinatawag natin na usually kasi heartthrob yan eh. Heartthrob yan si ano, kaya yung puso ng tao nasa kanya, si Richard Gomez. Sino pa? Dito lapit, bida parati.
Pero yung ibang mga bidang artista, nagsimula rin sila na pagminsan kontrabida, nagiging bida lang. Pero ang totoo, karamihan sa mga nahalal guys ay mga bida. Marami, marami. Hindi ko lang maalala yung iba, pero ang daming mga bida sa pelikulang mabilis. Mabilis na nakaupo, no? Sa position dito sa gobyerno natin. And dahil nga kilalang kilala sila, no? Kagaya nito ni Rosmar, ay pwedeng kagatin sila ng mga tao at iboboto sila. Yun nga lang, itong sinasabi ni Rosmar, nagkakaroon na kagad siya ng defense, di ba? May defense na kagad na, hindi dahil kontrabida ako dun sa nakikita niya sa mga videos ko na aw, gumagano-gano siya, di ba? yung mga ganong videos na parang nananalbahay siya dun sa mga basher niya, hindi daw siya yun, no? Ano lang yan, parang karakter lang yan. Pero yun, bumabalik na nga sa kanya, kakandidato ka pala, tapos ganyan yung ginagawa mo. Masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko. Dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pa pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao? No. Hindi rin. Ang pagtulong sa tao sa pamamagitan ng batas ay sa pamamagitan ng paglikha na mga batas na mapapakinabangan nila. So, doon kinakailangan yung kaalaman. Hindi dahil matalino ka at matulungin ka, pwede ka na maging mambabatas, halimbawa. No, hindi ganun yun. So, kung inaakala ng iba na dahil mapera ka, mabait ka, matalino ka, matulungin ka, at gusto mong pumasok bilang isang mambabatas halimbawa, ay pwede ka na doon. Hindi, no? Hindi ganun. Dahil napaka komplikado, no, ng paggawa ng batas, no? Isang makikita nyo dyan yung hirap, no, ng mga bago lang doon na pumasok, na kagaya ni ito, babanggitin ko si Senator Rafi Tulfo. Sobrang nangangamote siya, no? Lalong-lalo na din sa paglikha ng mga batas, lalong-lalo na sa pag-defend dun sa mga batas na gusto niya ipasa. Hirap na hirap siya, no? Pero may isa siyang ginawang batas gaya ng Seafarers Act. The Seafarers Act. Yan. Na ayaw na ayaw naman daw ng mga seaman, ng mga kababayan natin. Bakit? Kasi mas pinapaboran daw ang mga employer kumpara sa mga trabahador, no? So, ewan ko ha, pero yun yung sinasabi nila. Ngayon, isang resulta yun ng parang hindi mo talaga kabisado yung ginagawa mo, no? Tuloy pa natin. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong, nonsense po yun para sa akin. Di tumulong na lang siya kung gusto niya. Marami naman siyang natutulungan, di ba, kapag naman namimigay siya. Diba? Yun nga lang, magkano lang naman ng sweldo nito? Di ba, konsel na Maynila? O kung, ewan ko, hindi naman yata tatakbo pa ng kongresista ito or senator. Pero, mas marami ka pa rin matutulungan kung dun sa mga ayuda mo. Dahil milyon ang kinikita mo, di ba? Dati ang sinasabi mo, milyones ang kita mo kada araw, di ba? So, kumpara dun sa sweldo halimbawa ng isang konsel na Maynila na 100,000 or 200,000 kada buwan, malaki na yun, no? Or sabihin natin 80,000, hindi naman siguro sobrang laki na ng 200,000, pero pwedeng gano'n na malalaki ang mga sulduhan ng iba dyan. So I think mas malaki pa rin yung kinikita niya kumpara dun sa sulduhan, no? So ibig sabihin, magiging bukod sa pagiging isang vlogger, which is public figure na rin, na alam natin na may mga pagkakataon na sasaktan siya, naglalabas din siya ng mga videos para sa mga basher niya. Pag ikaw ay naging tagapagsilbi na lambayan, lalong-lalo ka nang pupunahin. Lalong-lalo ka nang hindi pwedeng maging balat sibuyas, no? Kasi nga, ikaw ay isang legitimate na public personality ka na. Ikaw ay pwede nang pag ikaw ay naglingkod na sa bayan, ikaw ay pwede nang punahin. Pwede ka nang ikritiko, no? At isa sa mga pinaka
pinakakailangan, no, kapag ikaw ay nasa naninilbihan ka na diyan sa pwesto mo, halimbawa ikaw ay naging isang konser, yung mga pagpuna sa iyo ng mga tao, no, kailangan alam mo kung paano mo i-contain, kung paano mo aaksyunan. Hindi yung baka mamaya, halimbawa, may pumuna sa iyo bilang konser diyan sa Maynila. Ang gagawin mo, gagawa ka ng music video para masagot 'yan, hindi ganun ah. 'Di ba? Kasi nga public figure ka na. At tayo namang mga ano, tayo namang mga butante, no. Ayokong sabihin yung sinasabi nila na bibitante. Ayoko na. Walang ganun. Kailangan lang talaga i-educate natin yung mga kagaya natin ng mga butante na 'yun. Mag-research tayo na. Hindi yung basta-basta lang tayo pipili ng mga kandidato at ganun-ganun na lang. Tingnan din natin kung kakayanin nila. Lalong-lalo na yun sa mga mas matatas na position like senators or congressman. Mas mga crucial position yan. Dito sa mga konser, syempre ganun din. At yung iba pang mga ano, lahat naman halos crucial yan kasi lahat-lahat sila makaka-apekto sa atin, lalo na kung halimbawa dun sa isang lugar ninyo. Halimbawa sa Maynila, kung saan nag-apply si Rosmar, tapos magiging problema nyo lang pala siya, 'di ba? Isang salip na siya yung mamroblema sa inyo, kayo yung namumroblema sa kanya kung halimbawa hindi talaga siya swak doon sa trabaho na 'yan. Yeah.